Pagtantad ng subwal, ginawang binhi, ginawang makro, pagtatanim mga kaagre sa ating lakatan, at pagbibigay abono at adjustment na ginagawa natin. So ang ating lakatan mga kaagre, ito na. So pumatong na siya ng 8 months, ito yung nauna natin, ito yung makro. Yun mga kaagre, at sinishare ko lahat yun, yung mga bawat video na yun, bawat activity na yun, na ginawa natin. So ngayon, ito na yung nagiging resulta. So ngayon mga kaagre, sishare ko sa inyo ang buong video. So ibig sabihin, lahat ng video by activity na ginagawa ko dito, sishare ko sa inyo sa isang video. So ngayon mga kaagre, ito na yung ating saging. Pumatong na siya sa 8 months, so malapit na siyang magbunga. So ini-inspire ko yung iba na walang imposible. Basta kukulikta tayo ng mga idea sa mga ibang farmers. So itong mga kaagre, panoorin nyo to. At ito yung buo hanggang ngayon, simula nung nagtantad, nagtanim, nagbigay ng abono, at saka yung mga adjustments siyempre. So ito na yun mga kaagre, ang ating resulta sa ating ginawang binhi na lakatan. So magagawa nyo yan mga kaagre, panoorin nyo itong video na to. So yun mga kaagre, magandang umaga. So ngayon mga kaagre, dito pa rin tayo sa Mindanao. So, itong area na to mga kaagre, ito yung ating tatamnan ng lakatan. So hanggang dun. So ang gagawin natin dito, crop tayo lakatan. So ang ating spacing dito ay 2 by 1. So itong area na to na hindi umabot ng 1 hektarya, so kalahating hektarya mahigit, so try nating tamnan ng mga 3,000 o 2,000 to 3,000 na lakatan. So ang una namin gagawin mga kaagre, ito talaga mag-uumpisa kami rito, gagawa kami ng binhi. Pagkatapos gawa namin ng binhi, at ililayout muna namin to, kasi kailangan natin mag primary canal kagad, kasi nakikita natin yung stagnant dun area sa tubig. So yan naman ang kailangan mga kaagre, pagka plano mong maglakatan, so titingnan mo talaga yung area kung saan mo siya ililayout. So siyempre yung orientation ng araw, gagawin din natin yan para yung 2 by 1 kasi na spacing ay medyo dikit yon. So ibig sabihin, kailangan nating ma-distribute yung araw kung saan papunta yung araw. So kailangan sila equal yung pagtama ng araw. So gagawin din natin yan. So hindi basta-basta ganito. So ito mga kaagre, at pipili ako yung kukunin ko ganito. So palagi kong sinasabi, para sa akin maliliit, mas maganda to, ilapit mo dito para makita nila. So malayo din siya doon sa ito magiging follower to eh. So ito magagamit din to. Pero ang kukunin muna natin itong mga dito. So kasi pipili pa tayo eh. Tara. So ganito mga kaagre, ganito yung mga pipiliin natin, basta hindi pa nakalabas yung kanyang dahon. Kagaya nito, hindi pa. Ito medyo alanganin na tayo rito. Pwede, pero ito yung pinaka quality na hindi pa siya nakalabas. Yung mga kaagre, ito na yung mga nakuha natin subwal. So nakakuha tayo ng 200 na subwal. So ayan, inumpisahan na natin siyang balatan. So ganito mga kaagre, ito yung magandang subwal. Kaya nga, kaya ako mga kaagre, dito talaga ako gumagawa ng seedling kung saan natin itatanim. So ito yun, ito yung pagtatam na natin, and then ito yung mga bed natin. So ayan, nakaprepare na yan. So ngayong araw na ito mga kaagre, makalagay na tayo. So ibig sabihin, magantay na lang tayo ng ilang months. So habang nagpiprepare tayo sa kanal nito, so nag-antay tayo sa ating mga binhi na tutubo. So tara, at gawin na natin to. Yung mga kaagre, habang nag-chop-chop-chop sila dyan o i-slice, so ito. Review na naman ulit sa mga ginagamit kong chemicals, kasi marami pa rin nagtatanong. So dietin, di mawawala yan. Isang container, so almost 3 kutsara or 5. So sa akin, tansyado ko na kasi yan. So 5, 3 to 5, so pwede na yan. Siyempre yung ating ana, di mawawala yan. Isang takip sa isang container. Gaga natin kunti.
Siyempre hindi mawawala yung sunrock. So, lagay mo do. Lagay mo na yan. Lagay mo na lahat. Yan, lalagay yan lahat. Lahat ng may slice na dito ilalagay. And then pagkatapos yan, punta dito yan. Sa bed. So, ibig sabihin bago pupunta doon sa plantation. So, yun lang mga kagre at subaybayan natin to kasi ito ay iba yung spacing na gagawin natin dito. So, yun nga, sinasabi ko mas mainam gumawa ng binhi doon talaga sa pagtatamnan mo. Kasi mas nai-immune yung tanim at saka nakasanayan yan na area. So, yun ang aking karanasan na maganda pagka doon ka gumawa ng binhi doon sa pagtatamnan. So, ayan, tingnan natin yung sa akin. Yan po yung sa ating gawa. So, ito yung pinakahuli. So, mas nauna si Sir na dito. So, sa akin, magwa 1 month siya ngayong next month sa 2. So, ibig sabihin sa 2, bubuksan ko na ito, mag-upisa na ako mag-ribag. So, marami pang mga bagong sibol na napapansin nyo. So, mapapansin nyo mga ka-aggressive na sip siya rito. Kasi nga, nilagyan ko siya ng plastic talaga ako kasi dahil dun sa ulan. So, dilig-dilig na lang. Mapanatili natin yung tamang moisture, talagang bibigyan tayo ng magandang binhi. So, napaka-importante, monitoring lang po talaga. So, wala na pong iba. Monitoring para makita natin yung kung ano yung kailangan ng ating mga pananim. So, marami pa to. This week, ito yung kalakasan niyang pagtubo. So, yun mga kagre at salamat ulit sa pagsama. Ito yung ating update. Ayan yung ano ni Sir na dito, sagingan. So, focus na siya dyan. Sa paggawa ng macro propagation para makapag expand ang area. Siyempre, yung tawag dito prevention palagi sa area, bakod, kung kayang magbakod, magbakod. So, ayun mga kagre, magandang umaga muli at maraming salamat sa kunting oras. Mabuhay tayong mga farmers. Kailangan talaga mga kagre at sipatin mo ito mabuti kagaya nito. Ang dami pang pakibol na tutubo. So, unahin na muna natin itong mga tumubo na malalaki. Kaya ingat-ingat. Kagaya nito, ang dami din. Oh. Ang dami din paano na. Yan, lapit ko nga. Lapit mo. Ang daming pumutok nga. So, nauna to active. Pwede din to. Kunin mo, putulin, sacrifice mo. Pero sa akin, hindi ko na sacrifice yan. Kukunin ko na yan kasi marami namang sumunod. Kagaya nito mga kagre, o tatlo. Tatlo yung tumubo. Dadalhin natin dito. So, plain water lang ginagamit ko ngayon mga kagre at saka sunrock. Hindi ako naglagay ng anaa ngayon. So, importante lang mahugasan. Mahugasan natin siya. So, plain water at saka sunrock lang po. Disinfect ko ginamit. So, saka na ako mag-datin at saka pwede rin kung may datin kayo at saka anaa. Pero ngayon, John Rocks lang po ang ginagamit ko and pag-re-rebag diretso. Hinuhugasan po natin. Ayan. Tapos i-re-rebag na yan. So, ganun lang. At saka ilagay natin doon. So, first time kong gumamit ng purong lupa. At saka may kunting kusot. So, hindi naman siya tatagal rito at ma-transfer na natin siya doon sa yun nga, palagi kong sinasabi mga kagre, pagka nag-rebag tayo sa pagkaganito, doon talaga sa top natin ilagay, wag doon sa sobrang lalim, sa top lang po para mas madali siyang mag-ugat or mag-additional yung kanyang ugat. Tapos na namin may rebag yung unang mga tumubo, so papile na namin dito. Liliman muna, hindi po unti-unting bawasan hanggang madala doon sa plantation. So, ganun lang mga kagre. At sa umpisa lang talaga mahirap sa ganitong trabaho. Pero pag nakaipon ka na ng maraming seedlings, tuloy-tuloy na ka na rin magtanim. So, yun mga kagre, ito na.
So, biruin mo, tinadtad natin, sinubwal natin, tinadtad, tinatubo, binunot, so nilagay sa bag. So, kahit anong klase na lang na technology na ginagamit natin, naakma dun sa panahon. So, yun nga, kagaya ng vlog ko kahapon, dinirect natin yung tinanim, yung nasa bed. So, hindi na natin dinaan dito. So, ngayon, tapos na siyang natanim, andun na. So, antay na lang tayo ng development. So, ngayon ito, itatanim na din natin. Kita mo yung ugat, mga kaagri. So, ganun na ganun lang. So, ngayon, magtatanim na tayo. Kay bilis ng panahon. So, kaya ito, nagiging ganito yung dahon niya kasi nilantad natin sa init. Kita mo, binawasan natin bigla kasi itatanim. So, ganun talaga pag magtatanim tayo, ilantad natin sa init. 2 days. 1 to 2 days na mainit saka tayo magtanim. Sigurado yun. Alulusog ng kanyang ugat. So, ayun. Tara. Subaybayan natin ito, mga kaagri, hanggang mapuno natin dito na area na to. So, sa sarili natin gawang binhi. So, ang farming kasi ay kailangan mahinahon. So, huwag tayong magmamadali palagi. Ang importante yung monitoring. So, ang importante talaga ay may ginagawa tayo araw-araw. So, adjust. Adjust tayo ng adjust. Tara, dahan-dahan lang kasi ito yun, mga kaagri, ito yung tanim natin kahapon, no? So, naaga kami umuwi kahapon. Ito na yung direct, dinirect namin. So yan, marami-rami yung natanim hanggang dyan. So natapos na natin yung may tanim. Ito mang nakabag, ito na naman yung itatanim natin. Umpisa papunta dyan. So tara, mga kaagri, samahan nyo kami. So, doon tayo mag-uumpisa sa dulo. Ayan, mga kagyo, ganda na kanya. Uga. So, sablis na sablis. Ayan, ito lang, may bakal. So, 16-20 po yung galit na may bakal. Magandang-magandang umaga, mga kaagre. So, ayun, dito tayo ngayon, mga kaagre, sa ating sagingan. So, may napapansin na tayo, mga kaagre, kasi nga dito ngayon, mga kaagre, sobra yung ulan. Ito yung pinakakalaban sa ating maglalakatan, yung sobrang ulan din. Sobrang init, sobrang ulan. So, ito, mga kaagre, mapapansin nyo. Ayan na itong sigatukan natin. Umaatake na sila. Ito, so kailangan natin siyang maagad. So, magandang panahon ngayon, mga kaagre, kasi medyo lumiwanag yung araw. Kasi dito, sunod-sunod na yung ulan. So, hindi rin maganda kasi activity ng pagtanggal ng sigatuka o pagdidilip pagka maulan. So, inaantay natin itong ganitong panahon. So, ang gagawin natin, kasi hindi natin alam na uulan mamaya. So, yung tama-tama lang na kaya nating activity ngayon, hindi, maka-spray kaagad tayo bago umulan. So, ayan, oh. Hindi pa dapat ito siya malalanta or ano, tinira na ng sigatuka. So, ang gawin natin ngayon, mga kaagre, dilip natin tong area na to, and then unti-unti. So kung bukas lumiwanag yung panahon, dilip tuloy. Ngayon, unti-untiin lang natin. So siyempre ito, pagka ganitong activity na lapit ka rito, kailangan na natin gumamit ng disinfect. So ano lang, Sunrox or chlorine, pupwede na yan. So ito yung gagamitin natin, panghugas. Panghugas ng ating mga ito. Importante yan. So, bit-bit natin ito palagi kasi every ilang puno, so, kailangan natin siyang ma-disinfect. So, ayan. Sisa tayo rito. Dito tayo yung sisa. Papunta tayo doon. And then, spray tayo pagkatapos.
Kailangan talaga wala to. Itong mga to, tapos lagay natin rito. Ito. So medyo mahirap tingnan. Sa iba itong mga kagre, hindi ginagawa to. Sa atin, ginagawa natin to kasi natanggal talaga natin. Tinatapon talaga natin sa labas. So medyo hassle siya tingnan, pero ito yung mas maganda. Kaysa ikalat lang natin dyan. Useless kasi virus to eh. So, nag-i-spray si Kuya Dudong ng Daitin at saka yung Cypermethrin. Fungus protectant siya. So yun naman importante pagka nagdi-delip ka. So spray ka agad. So yun mga kagri at nga lahat inakamit. Tingnan mo rin. So, wala pang isang oras, tapos na. Kasi nga, hindi mahirap pabunuhan pagka ganito na malinis. So, yun na lang. Doon na lang kami papunta. So, ibig sabihin, matatapos din activity na to ngayon. Ang in-apply natin ay super complete. So, 15. Triple 15 at saka yung urea. So, yun. Magandang-magandang hapon mga kaagri. Ngayon mga kaagri, ito na yung ating lakatan mga kaagri. So, masamang balita mga kaagri. Halika, tingnan natin. Itong puno na ito mga kaagri, kalaki na. Pero may napapansin tayong hindi kaaya-aya. So, kailangan natin siyang i-sacrifice talaga na kukunin. Puputulin so nakakapanghinayang. Pansin mo dito mga kaagri, ito yung ating lakatan na macro propagation yung tinadtad natin. Ginawa natin din. So, ngayon, kita mo dami ng subwal. So ngayon mga kaagri, activity natin mga kaagri ay magtanggal lang. Sa pagkang ganitong mga paraan mga kaagri kasi, ang activity ay talagang tutok ka lang doon. Hindi ka gagalaw ng ibang puno. So ibig sabihin, ito lang. Kasi isang puno lang na napapansin natin hanggang doon sa dulo, isang puno. Ito pa yung pinakamalaki. So gagawin natin dyan mga kaagri, gagawa natin ang paraan kung paano natin maisalba. So, subukan natin, obserbahan natin kung paano masalba yung mga followers. So wala namang masama doon kasi kadalasan ginagawa ko mga kaagri. Pag may nakita akong di kaaya-aya ay talagang binubuwal ko. So ngayon ang gagawin natin mga kaagri ay hindi natin buwalin. So i-treat muna natin. Pag-aaralan natin kung ano pa yung pwede natin gawin. So yun naman tayo mga farmers mga kaagri. Kailangan natin pag-aralan. So hindi tayo mag-stay doon sa yun na talagang nakaugalian natin. Kailangan natin mag-level up, mag-improve. So ngayon ang gagawin natin ay talagang ihiwalay natin siya ng activity hanggang lumaki itong followers. Kasi yung nanay may napansin tayo. Oh, mapansin tayo. Halika, lapit ka rito. May napansin tayong di kaaya-aya. So, nag-arkohires na siya. Hindi natin alam. So, ang gagawin ko ngayon mga kaagri ay isisib natin to. So, titingnan natin. Isisib natin itong dalawa. So, ang nanay talagang kukunin natin. Pero yun lang activity na gagawin natin at bukas, babakuran ko siya. So, obserbahan ko to kung ano yung magiging epekto niya. So, palagi itong na iiba yung activity. So, gagawin natin ngayon mga kaagri ay tatanggalin natin to. Lalagyan natin ng fungicide. So, titingnan natin yung loob kung ano yung sitwasyon. So, tara. At ito mga kaagri at talagang ihiwalay natin. Lapit mo rito. Yan. So, ayan o. Gagawin natin dito mga kaagri ay talagang ilayo natin to. So, sa mga ganitong activity mga kaagri, itong gamit na to, huwag talaga natin gamitin sa iba. So, uwi talaga natin ng bahay, disinfect tong tools. Kaya nga, hindi na tayo gagalaw ng ibang puno ngayon. Ito, lapit mo rito. Ito ang gagawin ko ngayon. So, obserba. So, base, pag-aralan natin. So, kahapon mga kaagri ay nag-spray tayo ng insecticide at saka fungicide para doon sa palibot para mawala yung mga insekto. So, fungicide, dahil ito yung ginamit ko ditong threat sa kanya.
So pati yung mga dagta rito lalagyan natin. So wala namang masama kung gawan natin ng paraan. Kasi kadalasan pag ganitong sakit mga kaagri, bubuwalin natin yan. Kung hindi siya maipiktuhan, ibig sabihin, gumagana yung ginagawa natin na napigilan natin. And then, disinfect natin ito bukas ng sunrox paligid niya. So minsan kasi mga kaagri, nangihinayang tayo na buwalin kasi ganito na siya. So bakit din natin subukan na ganito? Hindi man, wala mga naimbinto na gamot ng saging, eh, tayo, pwede natin siyang kontrolin. So, ito yung paraan. Fungicide, dating lang po ginagamit ko. So, powder. Wala naman pong masama kung subukan natin. Yan. Busin ko na to. So ayan na ito. Tools. Iuwi na natin. Tapos disinfect natin sa bahay. Huwag tayong gagamit. Huwag na natin gamitin sa iba. So ito, ilayo natin to. So, importante lang mga kaagre, bago mo gawin itong activity na to, mag-spray ka muna sa buong plantation mo. So ngayon, iuwi na natin to. Tara! Mga kaagre, itong katawan na to, tatarin natin, ilagay natin dito. Kung hindi naman ganun kadami yung damage, kung ganito lang, paisa-isang puno, so ganito ang magandang gawin sa pag-control. Pero kung marami na, talagang mahirapan ka na. Ngayon kasi, nakukontrol ko yung mga sakit kasi nga, inaagad ko talaga. Tapos pagkatapos ng activity na to, huwag ka nang babalik dun sa area. Susunugin natin. Sa pamamagitan ng ganitong paraan kasi mga kaagre, nakokontrol mo siya. So, ibig sabihin, nagawang mong ibagal yung pagdami ng sakit na to. Kasi nga, transmitted to eh. Maaaris ang matransmit. Kagaya ng mga insekto na nadadapo doon tapos lilipat doon sa ibang puno. So pagka ganito talaga na wala tayong makikita na, pag may nakita tayo isang puno, dalawang puno, talaga treat pa kaagad natin. Kasi ang ano kasi pagka mabilis ang lumala, pagka yung hinayaan mo lang siya na ganun. So kaya yun ang ginagawa natin. So ito yung panlunas lalo na dito sa Mindanao, natalamak sa mga sakit ng saging ng lakatan. So kailangan mo talagang masubaybayan yung mga saging para makasurvive. Kasi malapit na tayo, malapit na yung magbunga. So 5 months na yan, magpa-5 months na. So ibig sabihin 2 months na lang, maaari na siyang maglabas ng puso. So yun. Maraming salamat mga kaagre. May nagawa na naman tayo ngayong araw na to. Yung mga kaagre, dilip. Dilip talaga importante. Maagad talaga natin itong mga ganito. Sikatuka. So, paglipat, disinfect. So, ganun lang. Ganun lang kasimple ang pag-aalaga na ginagawa namin. So, yun mga kaagre, magandang umaga mga kaagre. So, sa tindi ng init mga kaagre, may dumalaw na konting ulan. So ngayon, ang pinakamaganda activity. So napapansin natin mga kaagre, sikatuka at saka pagkapal ng followers. So yan, ititreat natin sa isang activity. So halika mga kaagre, lapit mo rito. Kagaya nito mga kaagre, itong subwal. Daming subwal na tumubo. Hindi natin ginalaw nung nakaraang week kasi nga yung ulan. So walang ulan nung mga nakaraang week. Sobrang init ito sa Mindanao. So ngayon, nagkaroon tayo ng
unting ulan, nabasa-basa. So, activity ngayon mga kaagri, tatanggalin natin lahat ng followers na yan. Kasi nga, malapit na siyang magbulat-lat. So, ibig sabihin, matakaw na siya sa nutrients. So, kaya nga mga kaagri, ang ginagawa natin sa mga ganitong sitwasyon, kasi nga, high density tayo, so, activity natin ngayon ay tatanggalin talaga natin. So, maraming nagsasabi na sayang, tatanggalin. So, may purpose tayo dyan mga kaagri. Ang nanay muna yung intindihin natin, bigyan natin siya ng sarili niya talaga na pagkain, lahat na maibigay natin. Huwag tayong manghinayang sa ganyan kasi kasisira yan. So, kakasisira or hihina ang resistensya ng nanay. Kasi nga, dito, nagkalat yung mga kumakain. So, gagawin natin mga kagrel, tayo mo. Disinfect palagi talaga yan. So, Clorox, Windrox yung ginagamit natin. Tatanggalin natin, kundim. So, ito yung tinatawag na kundim. So, gamit ang sakir. Kasi nga, pag dumalaw na yung ulan na malakas-lakas, ay magbibigay tayo ng abono. So, marami ding nagsasabi mga kagri na pwede ba natin itong itanim? So, hindi muna natin siya itatanim kasi nga, ang ginawa lang natin is kundim. Ito. So, hindi kasama yung laman. Kasi nga, pag sinama natin yung laman, maipiktuhan yung nanay. So, gagawin natin, tanggalin natin, yan. Gamit itong sakir. So, pinagawa talaga natin itong sakir. Ikot mo rito. Yan. Yan. Pagkatapos natin sa isang puno, tapos na yung isang puno, ang ginagawa ko, sinasawsaw ko rito. Importante yan. Kadalipat mo sa ibang puno, sawsaw mo talaga rito. Kasi hindi natin alam, hindi natin na-identify na may sakit pala itong puno na to, tapos mailipat natin doon sa kabila itong tools. So, mas mainam po na dahan-dahan lang po yung trabaho. Ang gagawin natin dito sa mga ganito, pagitna natin sa block. Ayan, pagitna natin na ma-expose siya sa araw. So, gagawin natin mga kagre. Kasi nga, tapos na natin to isang puno. Atras mo rito, atras mo doon konti. Ading. Para makita. Tapos na natin to isang puno. So, ito naman. Susundan natin ang pagdidilip. Ayun, nagdidilip si Kuya Dudong doon. So, tanggalin natin lahat yan. Kasi pagdating ng tag-ulan, or may ulan, diretso na tayo bigay ng fertilizer. So, ibig sabihin, makukuha niya talaga sa nanay yung nutrient. So, ganyan yung mga ginagawa natin mga kagre kasi high density po tayo. So, ibig sabihin, ang pag-agad talaga or pag-monitor, napaka-importante po yun. Kasi nga, pagkuha natin ng follower, di natin dapat pinapatagal yan. Kasi pagka pinapatagal natin yan, lahat ng nutrients andun lang po sa subwal. So, huwag tayong manghinayang mga kagre. May rason tayo dyan. May malalim tayong rason dyan. So, yan mga kagre, binabase ko sa aking mga karanasan. So ngayon mga kagre, maraming comment tayong nababasa doon sa ating mga unang upload. Bakit natin pinatanggal? Bakit walang follower? Bakit tayo nagdi-delete? Ano yung mga gamot na ginagamit natin? Ayan, nakikita natin nagdi-delete. So ano yung mga proseso sa mga sarili natin pumaraan? Una mga kagre, ito. Bago kami nagdi-delete ay in-identify muna namin itong may mga sakit. Nang sa ganun ay hindi masali doon sa pagdi-delete. So, ibig sabihin, hindi siya magamitan ng tools na ginagamit natin. So, doon pa lang makaiwas na tayo sa posibleng pag-transmit ng sakit doon sa ibang puno. So, isa yun sa pamaraan. So, dito naman mga kaagre, marami din ang nagtatanong sa ganito, bakit hindi iniwan to? Kasi ito mga kaagre ay malusog pa. So, malaking supply pa to doon sa katawan. So, antayin natin siyang talagang malanta bago natin tanggalin paunti-unti. Kasi ang sigatuka ngayon mga kaagri ay grabe pag kumalat pagka ganitong tag-ulan-ulan, mabilis talagang kakalat. And then pagkatapos ng delete na activity na yun mga kaagri ay nag-i-spray tayo ng mga fungicide. So kadalasan ginagamit natin tilt, datin at kung ano-ano pang fungicide para doon sa pagprotekta doon sa posibleng pagkalat ng sigatuka. So, ito namang may mga sigatuka na sakit ay nilalagay dito sa block para naman madali siyang matuyo or ma-expose sa araw. So, ayun mga kagre. Yun yung ating mga sagot mga kagre sa mga comments. So, nagbabasa ako ng mga comment.
So maraming again sa ating mga video. So yun nga mga kaagri, paraan natin yan. So sarili namin observation, paulit-ulit ng ginagawa. So nag-improve tayo. So nagtaka kayo kung bakit iba dun sa ginagawa. Dito naman mga kaagri, lika. Bakit tinatanggal? Oh, bakit tinatanggal yung followers lahat? So ganito kasi yung stage mga kaagri ay hindi pa kami nagpapadala ng subwal. So ibig sabihin kinundim amin talaga lahat. And then sa tubo nito mga kaagri, kasi tutubo pa yan, doon kami mag-selection. So may time, may edad kung kailan, kasi base doon sa aming observation. Kasi nga sinasabi ko high density tayo. So sa 3/4 na area na to, or hindi umabot ng 3/4 or 1/2 mahigit 6 stars, nilagyan natin siya ng 2,000 puno. So ibig sabihin, nag-high density tayo. So pagka nagka-follower kaagad tayo, ay magiging crowded siya kaagad. So sa mga ibang standard na ginagawa, pwede naman po ganitong speed, pwede na tayong mag-iwan ng isa. Pero ayon sa aming observation o ayon sa aming karanasan, ay mas mainam na saka na. So depende kasi yan. So maraming choices. So yun nga yung sinishare natin dito mga kaagri ay sarili naming kapamaraanan, sarili naming karanasan. So sinishare lang namin, nilalagay namin dito sa video or ina-upload namin. So, magandang umaga mga kaagri. Ayun, kasama natin si Kay Dodong mga kaagri. Dito tayo ngayon sa ating plantation na lakatan. So may gagawin tayo mga kaagri ngayon kasi nga may nakiusap sa atin na magpa-ship ng subwal. So ang gagawin natin mga kaagri, ganitong stage, hindi pa sana natin na kukuha ng subwal na pangtanim. Kundim lang sana muna, kagaya nito. Kundim lang to, putulin dito, putulin. Pero may nakiusap sa atin mga kaagri na hindi naman natin maintindihan yung ating mga followers na mag-ship. Ito doon sa, dadalhin to sa Mountain Province para sales kay Nobelin Alapos, ayun. At gagawin natin mga kaagri, handle lang natin ng maayos na hindi masasaktan yung nanay. So pipili tayo doon. So kasama natin si Kuya Dodong. So tara, pakita natin at ipapaliwanag natin kung bakit kailangan na maayos na pagtanggal ng subwal. So kung ano yung subwal na maganda na itanim. So tara. So yan mga kaagri. At yung apat na yan mga kaagri ay dapat sana hindi pa muna kasi pipili tayo dito mga kaagri ng followers na isusunod. So ang gagawin natin, naghanap si Kay Dodong kagaya nito. Naghanap siya ng malayo-layo. So na isasali yung kum niya talaga. So yun ang ating ipapadala. So yan ah, yung isa na yan. At napili niya na hindi mahirap dukutin. So yun ang kinuha niya. Para hindi talaga masasaktan yung mother. So, basta importante may ugat. Ayan, may ugat. Kasi pag half lang siya, half. Kasi pag buuhin, masisira talaga yung nanay niya. Maepektuhan talaga. So, yan yung half. Yan, pakita mo kuya yung may ugat. So, dapat kasi nito mga kaagri ay dito lang namin puputulin yan. So, dahil sa pakiusap na natin mga followers, so, hindi tayo makahindi. So, hindi naman ganun karami yung pinapaship niya. So, ito. Kunin din natin yan. So, mamaya disinfect natin. Importante talaga disinfect. Ayan. Disinfect talaga kaagad nung ating chlorine. And then i-air dry natin diyan para matuyo mamaya. Ito na mga kaagri yung ating mga isi-ship. So napakaganda mga kaagri oh. Napakaganda ng kanyang kum. So buong-buo. So ito yung mga ipa-ship natin. Ito lang muna sa ngayon. So hanggang dito lang kami nag-select. So ayun, ang dami. Hindi ko expect na ganito na pala kadami. And then, isa-isa lang yung kinuha natin. Tapos ang dami pa dun sa taas. So yun mga kaagri, magandang umaga. Ito na yung mga nakuha natin na subwal na isi-ship natin kay Nobelin Lopez ng Mountain Province. So may mga Ilocos din tayo nag-ano. So ito yung mga kinuha natin. Tatanggalan pa rin natin ng mga hindi kailangan. Kasi nga, masyadong mabigat talaga sa shipping. Napakamahal po ng shipping rito. So ganitong klase mga kaagri. Oo, kita mo yung kanyang comb. Ito yung ginagawa nating macro. Mas mainam to gawing macro.
Puro depende na lang doon sa makakuha kung gawin niyang macro or itatanim niya dito. So pwede rin itatanim dito and then pagka nag followers na, saka ka kukuha. Mas madami ka rin makukuha. Pero kung sa akin, diretso macro, maganda to. Kasi ganitong edad talagang. Kasi yeah, mahati mo itong mga kaagri sa apat. And then, pusot lang kailangan mo. And then, monitor after 1 month, accessible na siya. So, kagaya ng mga ginagawa natin sa ating mga tanim dyan, yun po yung ating mga ginagawa. So, sinishare natin. So, sa mga nag... sa unang nag-pa-ship, so ito na po. Ang gagawin lang po natin dito ay tatanggalin natin yung hindi kailangan na. Hindi kailangan. Kasi ito na yung final, nahugasan na. So, tatanggalan natin ang hindi kailangan. So, para hindi siya dagdag sa bigat. And then, ang pinaka-importante mga kaagri, ito. Disinfect talaga natin yan. And then, i-air dry natin dito. Para pag natuyo, saka natin ipapak. So, ito yung mga order ni, ayan o. Bonus pa to, bonus na tong mga to, na pasibol. So, bawasan na natin ng konti. So, huwag kayong matatakot, basta may ugat, tutubo po yung saging. Importante po, disinfect po talaga agad. Kasi nagiging open siya. So, kita natin yung ating lakatan, no? Napaka linis. So, dito kasi mag-identify natin yung mga may sakit-sakit sa mga ganito. So, pag ganito kaputi, wala po talaga yan. Kasi doon pa lang po sa area, alam na natin yung ginagawa natin simula't pagtanim, talagang nakaprevent tayo palagi, wala tayong nakikita. So, ayan, i-air dry natin. So, mga to, bawasan natin ng konti kasi ayan. So, ganito lang, ganito yung ginagawa natin pag nagsiship. Talagang dito pa lang disinfect na kagad talaga natin. So, malapit na tayong gagawa na naman ng macro. So, pag sobra-sobra na yung ating subwal, gagawa na tayo ng macro. So, ito. Okay na to.